You have this. Kailangan matapang sa buhay. Kailangan malakas ang loob mo. Because sometimes, you have to take that leap of faith for you to go from point A to point B. Kailangan mo talaga ng risk sa buhay. Hindi po pwedeng wala. Kasi marami sa atin, pag nagkaroon ng problema, nagkaroon ng challenges, takot na ulit mag-take ng risk. Kailangan mo sa buhay. It is very important that you understand that risk is part of the success, of your success. Kailangan mong mag-take ng risk. Kung hindi ka mag-take ng risk, walang mangyayari, hindi ka makakaalis dyan sa comfort zone na kinalalagyan mo ngayon. Kailangan may risk, may sugal talaga sa buhay. Sir, ano bang gagawin ko? Nalulugi ako. Subok lang ulit. Sir, baon na ako sa utang. Subok lang ulit. Baon na nga eh. Tapos sasabihin mo, subok lang na subok. Hindi ba pwedeng bigyan mo ako ng pampalupang loob? Eh paano ka makakabayad kung hindi ka kikita ng panibagong pera? So kailangan mo talaga, magre-risk ka talaga. Kailangan lakasan mo loob mo. Eh pinanghihinaan ako eh. Kaya nga ako atin sa'yo, Boss RDR eh. Nangihina ako eh. O hindi mo ako kailangan. Hindi mo kailangan ng mga motivational. Hugutin mo sa sarili mo yung roads, yung pinanggalingan mo. Dati minimum wage earner ka, nagkaroon ka ng negosyo. Kahit papano, nakakapagpasweldo ka pa ng mga tao ngayon. Kahit papano, may operation ka. Kahit papano, tumatakbo ka, nagpa-function ka. Eh, dati, pansit lang sa birthday, masaya ka na eh. Dati, kahit kulang, kahit kapos, ini-enjoy mo. Pinasok mo yung pagiging negosyante. Why? May pangarap ka sa buhay. May gusto kong marating. You want more. You want better living. You want the best sa buhay. Kaya mo pinili maging negosyante. So, imaginein mo yung transition na yon habang nagde-decide ka from being an employee to becoming an entrepreneur. Ano yung energy na pumapasok sa'yo? Puro positive. Yayaman ako. Magiging successful ako. Makakabili ako ng bahay. Makakabili ako ng kotse. Makakaipon ako. Matutulungan ko si mama. Matutulungan ko si papa. Makakatulong ako sa mga kapatid ko. And all of those kinds of things. Nilagyan ka lang ng konting pagsubok. Gusto mo na kagad mag-give up. Dumaan ka lang sa konting challenges, gusto mo nang umayaw. Nagkaroon ka lang ng konting problema, gusto mo nang umalis. Gusto mo nang i-give up. Question, mawawala ba ang problema sa buhay? Hindi. Noong nagtatrabaho ka, may problema ka rin naman eh. It's just that, sanay ka sa 15-13. Na kahit anong mangyari, kinsenas katapusan, may sasahurin ako. Nung nagnegosyo ko, sir, imbis na kumita. Dati, okay na ako sa 15-30. Ngayon, 15-30, naniningil yung pinagkakautangan ko. Nagka-problema. Pero alam nyo ba, na ang problema, it creates what? Opportunity. Bakit? Kaya ka binibigyan ng problema, inihahanda ka sa mas malaking oportunidad. Yun ang ibig sabihin ng problema sa ating mga negosyante. It's normal na magkakaroon ka ng challenges sa buhay. It's normal na maraming taong magre-reject sa'yo. It's normal na maraming taong hindi magtitiwala sa'yo. It's normal na malulugi ka. It's normal na magkakautang-utang ka. It's normal na walang magtitiwala na sa'yo. But at the end of the day, it's not normal na dadalhin mo lahat ng mga challenges na yan sa isang drama lang sa buhay. That is not normal. Bakit? Masyado kang madrama. Masyado mong tinitignan yung ibang tao sa labas. Masyado mong tinitignan yung external factors. Might as well look at the internal factors. Yung sa sarili mo. Masyado ka nakatingin externally. Hindi kaya nalulugi yung negosyo ko dahil dito. Kaya nalulugi dahil dito. Dahil dito, dahil dito. External yun eh. Mag-reflect ka muna sa sarili mo. Ano yung dapat na characteristic na meron ka so that yung mga challenges, yung mga problems na na-experience mo maging opportunity. That's how you became a successful entrepreneur. If you always convert that problem into opportunity and then yung opportunity mas lalong dadami. Mas lalong lalaki ka. You've become that bigger person. Lahat naman tayo pwedeng maging successful. Lahat tayo pwedeng yumaman. Lahat tayo pwedeng makuha pangarap natin. But are you willing to take those challenges? Yes. That's the bigger question. Kasi pag nagkakaroon ka ng problema, dinadramahan mo eh. Inaartihan mo eh. Iniiyak mo ng todo eh. Tinatambayan mo yung problema eh. Wag! May utang ka, magtrabaho ka. Hanap ka ng pera. Yun lang ang solusyon. Wag ka magbukbok dyan sa bahay. Batukan mo yung sarili mo. Sampalin mo ng katotohanan yung sarili mo. Kasi yun lang ang paraan para ikilos mo yung katawan mo. May utang ka, ang laki-laki, nagmumukmuk ka. Masusolusyonan mo, hindi. Nagpo-post ka sa social media, kawawa ka, depressed ka. O bakit ka nade-depress? Nagkautang ka lang, depressed ka na. Hindi ibig sabihin, pag nagkautang ka, depressed ka. Nagkautang ka, oportunidad yan. Bakit? Pag nasolusyonan mo yan, napakalaking problema na yan, kaya mong sumolusyon ng mas malaking problema. At yung mas malaking problema, pag nasolusyonan mo, kaya mong solusyonan yung pinakamalaking problema. Sir, hindi natatapos yung problema kasi hindi natatapos yung oportunidad. Kasi whenever you are actually solving those problems, you become wiser. You
become smarter, you become stronger, and you become that bigger person. And whenever you become that bigger person, there is always opportunity behind it. Maraming oportunidad. Ang sarap po yung mama. Ang sarap makuha lahat ng mga pangarap. Yun yung reward. Reward na lang yan. Ang tawag ko dyan is byproduct na lang yan. Byproduct na lang yan ng lahat ng nalampasan mong problema sa buhay. Whenever magkakaroon ka ng mga challenges, ng mga problems in life, kung nagagawa mo ito laging oportunidad, magiging successful ka. For example, pagdating sa physical fitness, mataba ka, problema. Mataas ang blood sugar mo, problema. May high blood ka, problema. Ang laking problema. Lahat na lang, nasa borderline ka na. O kaya, mas mataas na. Ano lang kailangan mong gawin? Pag napagtagumpayan mo, naging physically fit ka, you become healthy, is that success? That's success. Yun lang yun. Problema, may sakit ka, napagaling mo yung sarili mo, na-improve mo yung sarili mo, became opportunity. Pahaba ang buhay mo. Same goes with money. Wala kang pera ngayon, ulubog ka sa utang ngayon, maraming mga taong hindi naniniwala sa'yo, maraming taong hindi naniniwala sa negosyo mo. So, ang tanong, paano mo susolusyunan lahat yan? Masusolusyunan mo lang yan kung meron kang tinatawag natin na courage, kung lalakasan mo yung loob mo. And if you will take that risk, that big risk sa buhay mo, na i-give up mo kahit mga mahal mo sa buhay, na i-give up mo yung oras mo sa mga bisyo mo, na i-give up mo yung magsasacrifice ka ng mga kaibigan mo para lang matupad yung mga pangarap mo, matuto ka sa negosyo, mas maging mas magaling ka na tao, mas maging mas matalino kang tao, at pag naabot mo na yung pagiging magaling at pagiging matalino, alam mo na ngayon kung paano kumuha ng mga customer, lumalakas na unti-unti yung negosyo mo. Ganun lang kasimple. Problem solving lang ang buhay. Kaya huwag mong dinadramahan ang problema. Huwag mo tinatambayan yan. Gusto mo ma-inspire? Gusto mo ma-motivate? Gusto mo hype ka araw-araw? Simple lang. Alamin mo yung sinabi kanina, yung roots, yung why. Bakit mo ba ginagawa yung ginagawa mo? Is it okay na magdadrama ka, pero yung anak mo, yung asawa mo, yung pamilya mo, hindi ka satisfied dun sa kalagayan ng buhay nyo ngayon? Ano mas pipiliin mo? Sila o yung emosyonal na nararamdaman mo? Piliin mo sila, yung mga mahal mo sa buhay. Doon mo hugutin, doon mo bunutin. Kasi pag doon mo kinuha, mas magkakaroon ka ng fuel. Madadrive mo yung sarili mo doon sa destinasyon na gusto mo mangyari sa buhay mo. Kasi bakit? May why ka o, may pinaghuhugutan ka. Hindi yung ang dami mong iyak, ang dami mong sisi sa ibang tao. Naubos na yung energy mo kasi sisi sa ibang tao, hindi mo nakita yung sarili mo. Hindi mo nakita na ikaw, nag-i-improve ka na pala. Hindi mo nakita na ikaw kahit papaano pala, nung nag-umpisa ka at ngayon, may malaki na palang improvement. Ang nakita mo lang yung problema. Pero hindi mo alam, balikan natin, 5 years, 6 years ago, kahit problemado ka ngayon, malayo na yung narating mo kumpara nung nag-uumpisa ka. Malayo na. It's just that you are becoming, again, that bigger person. You are becoming that matured person, that smarter person, that wiser person. Baka lang hindi mo naiisip na yun pala yung naibibigay sa'yo ng napakarami mong experience. Minsan kasi nineneglect natin to eh. Sabi nga nila eh, pag nalugi ka sa negosyo, nawalan ka ng pera. Nawalan ka ng pera, nawalan ka ng kaibigan, nawalan ka ng maraming bagay sa buhay mo pag nalugi ka sa negosyo. Pero ito yung nakakalimutan natin. Ang ginain mo sa negosyo is yung pinaka-importanting bagay sa mundo, which is yung experience. Yan ang nakuha mo. At yung experience na yan ang magpapapunta sa'yo doon sa success ng buhay na hinahanap mo. Yan ang magdadala sa'yo niyan, yung experience. Yun lang. Hindi mo kailangan ng motivation. That consistency to purpose. Consistent ka dapat sa purpose mo sa buhay. You wanted to become successful. You wanted to become a millionaire. You wanted a brand new car. You wanted healthy lifestyle. Tinatrabaho yan. And that is the reason why we are actually here for you. Just to remind you, reminder nyo lang kami. Magaling ka, mahusay ka, motivated ka na, talented ka naman. It's just that kailangan mo lang nare-remind. Kailangan mo lang ng mga taong kagaya namin to remind you na kaya ko nga pala. Kasi galing na rin ako sa mga problema dati. Napagtagumpayan ko, ngayon lang is just that lumalaki yung mga problema, kailangan ko lang ayusin to. Kasi hindi mawawala talaga yung malalaking challenges. Alam mo, life is unfair. Unfair ang buhay. Nabibigyan ng pabor yung taong mas masipag, yung taong mas determinado, yung taong mas gustong matuto, yung taong gustong sumolve ng problema. Yun ang may pabor sa buhay. So paano mo ipapabor ang buhay mo papunta dun sa success? Simple lang. You become that person. Do not be emotional. Kasi alam mo yung mga billionaire, daming problema niyan. Mas maraming problema yan. But the question is, how they handle it. Now, the question is, how you handle it. Ang late pa lang ng problema mo, dinadramahan mo na. Sa totoo lang, matagal naman ang binigay sa'yo yung blessing eh. Kung nasolusyonan mo lang, kung na-actionan mo lang ng tama, ang problema, dinamahan mo. Ang problema, tinambayan mo. Ang problema, sinisi mo sa ibang tao. Ang problema, kung ano-anong ginawa mo, na defocus ka. So, what happened? You
become who you are today. Who's to blame? Ikaw. Walang iba. How to solve it? Nire-remind kita ngayon na nandiyan ka sa problema na kailangan mong mag-grind. Kailangan mong magtrabaho. Kailangan mong matuto. Kailangan mong mag-aral. Kailangan mong kumilala ng mga taong mas makakatulong sa'yo. Kailangan mo ng mas matinong mindset, mas laser focus na ikaw para makuha mo yung goal mo. Yun lang. Other than that, wala nang sikreto sa success. Hanapin niyo yung motivation internal sa sarili mo, sa puso mo. What motivates you? Maybe your loved ones. Maybe that dream car, that dream house, or whatever it is. Mapabagay ba niyan, tao man yan, o kung ano man, hanapin mo yan ngayon. Hanapin mo yan. At doon ka man galing. Yun ang paghugutan mo. Kailangan mo ng motivation, kailangan mo ng energy, yung something na gaganahan ka sa buhay. Yung something na nakaka-excite. Hindi ba sobrang saya na magbabakasyon ka kung kailan mo gusto magbakasyon kasi wala kang problema sa pera? Nakaka-excite ba yon? Hindi ba nakaka-excite na mabibili mo yung dream car mo in just few months from now, pero ngayon, magsasacrifice ka? Hindi ba nakaka-excite mabibili mo yung dream house mo? Hindi ba nakaka-excite maybe 1 year, 2 years, 3 years from now, nakuha mo na yung dream house mo, pero magsasacrifice ka ngayon, mahihirapan ka ngayon, talagang pahihirapan ka ng buhay ngayon, pero okay lang kasi 3 years may bahay na ako eh. Is it worth it? Yes or no? Worth it yun. Is it worth it na makikita mo yung mga magulang mo sasabihin sa'yo, finally, anak ko yan? Is it worth it na sasabihin sa'yo ng mga anak mo, tatay ko yan, nanay ko yan? Is it worth it na sasabihin sa'yo ng ibang tao, ang galing niya, nakuha niya lahat yung mga pangarap niya? Is it worth it na makuha mo lahat ang mga pangarap mo? Is it worth it? Yes, of course. It's always worth it because we deserve best things in life. Nothing more, nothing less. Deserve mo yon. And capable kang makuha yon. It's just that kailangan mo lang mag-sacrifice. Kailangan mong may gawin sa buhay mo. Kailangan mo ng risk. Kailangan mo ng courage. Uhugutin mo sa roots. Kailangan alam mo yung why mo. You are solving problem, becoming the opportunity, and the rest is easy. That's your motivation for today.